Hey yo, what's up mga kaibigan? Magandang araw sa inyong lahat at eto na naman po tayo magbibigay ng reaction, video, commentary, opinion at kung ano-ano pa sa mga maiinit na balitang pinag-uusapan ngayon. At syempre, mangunguha ulit tayo ng balitang panonorin natin mga kapatid mula rito sa channel ni BANAT News TV. Syempre, kung di ka pa nakakapag-subscribe sa kanilang channel mga tol, ilalagay ko na lang ang link sa ibaba. Syempre, bisitahin mo kanyang channel, subscribe ka na rin mga tol. At syempre, kung trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video kung saan para kang nanonood na may kasabay na nagre-react, nagko-comment, bibigay ng opinion, huwag mo rin kakalimutan na mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-update ka pag may bago tayong video. Alright mga kapatid, eto babasahin muna natin yung title ng ating panonoorin. No? Kakapasok lang, hala! Ito na pala ang nangyayari sa kaso ng anak ni, alam nyo na, SOJ Remulla, General Bantag Press PBBM. Alright mga kapatid, so wag na natin patagalin to. Total, wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to mga tol. Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa social media. Coffee. Sa gusot nila suspended Bureau Chief General Bantag at DOJ Secretary Buying Remulla ay may isa umanong malaking issue ang tila natatabunan daw. Mm-hmm. Ayon ito sa marami sa ating mga kababayan. Uhoy. Pero bago natin simulan ang balitang ito, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell. Alam na mga kapatid, ha? Subscribe kay BANAT News TV para mas maging updated pa kayo lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, ano na ba ang nangyayari? Mukhang kaya daw umano nag-iingay itong si DOJ Buying Remulla. Ooh. Para hindi mapag-usapan ang kaso ng kanyang panganay na anak na mm-hmm. si Juanito Remulla. Nako. Matapos itong makatanggap ng parcel mula sa Amerika na naglalaman ng pinagbabawal na damo o marijuana. Subalit ito nga ang inusisa ng dating PCO Secretary na si Atty. Trixie Cruz sa Angeles. Mm-hmm. Sa kanyang live broadcast, inihatid niya ang pinakabagong development at depensa ng kampo ni Remulla sa korte. Ayon pa kay Atty. Trixie Cruz sa Angeles, naghain ng not guilty si Juanito Remulla. Mm-hmm. Bukod pa rito ay napag-alaman din ng opisyal na namuo sa pagkakadakip kay Juanito ay wala na sa kanyang pwesto sa PDEA. Ooh. Itinanggi naman ni former PCO Secretary Trixie Cruz Angeles na sa hindi naman kinalimutan ang usaping ito. Mm-hmm. Sadya daw na isang network lang ang nagbabalita nito at hindi naman malaman kung ano ang dahilan kung bakit nagkaganon. Ang mahalaga daw ay umuusad ang kaso. Well, baka hindi interesado ang taong bayan mga kapatid no, na pag-usapan pa ang istoryang yan. Dahil lahat halos ay nakatutok sa ano no, sa kaso ni General Bantag mga kapatid no, tuloy natin. Matatandaan na sinabi ni DOJ Remulla sa una pa lamang ay hindi niya pakikialaman ang kaso ng kanyang anak mm-hmm. dahil nasa hustong gulang na ito. Alright. Samantala, hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, siyempre, anak niya at kinukonsinti niya ang anak niya. Mm-hmm. He will do his very best na makalaya ang anak para di makulong. Maniwala ka ba naman na di pakikialaman? Peps, we are not born yesterday. Alam na natin na malaki ang impluensya niya. Tignan niyo yung nakahuli sa anak, imbis na parangalan, natanggal after 2 days. Ano yun, kalukohan? Oy, mga kapatid, no? Ah? Yung nakahuli, actually, sasabi nga kanina, yung namuno daw ay wala na daw sa PDEA. Pero ito mga kapatid, no? Though tayo ay entitled sa kanya-kanya nating opinion at komento mga tol, no? Ayoko munang bigyan din ng komento pa o opinion itong sinabi ni Ma'am Vanessa, no? Yan ay opinion niya mga kapatid. Pero kayo, hihingan ko kayo ng inyong komento at opinion ukol o tungkol dito sa pahayag na to mga tol, no? Comment down below. Imbis na parangalan, natanggal after 2 days. Mm-hmm. Ano yun, kalukohan? Imbis na ma-promote yung nakahuli sa anak ni DOJ Remulla, bakit sinibakyan ba ang di nakikialam? Kung talagang may delikadesa si DOJ, bumaba na siya.
Sinibak ba, mga tol? Comment nga kayo sa baba kasi hindi ko alam yung balita tungkol dyan. No? Kung umalis ba, nilipat sa ibang assignment o sinibak, mga tol, no? Comment kayo sa baba sa mga nakakaalam, no? Para at least malaman din natin, mga tol. Kaya nga dapat po talasan ng mga matatay nga sa mga nangyayari. Huwag tayong magbulag-bulagan kung ano ang totoo para maging mapayapa po ang ating bansa. Disiplina at tunay na sumunod sa batas para magtagumpay. Alright. End quote. Sabi ni Ray Fernandez, ang sipag ni DOJ Secretary Remulla sa lapid case, kamusta kaya ang anak niya may kaso ng illegal guns? Ito na nga po, ina-update ko po kayo. Kaya yung pag sinasabi ninyo, kamusta na, ito na nga nire-report natin kung ano na po yung nangyayari sa kaso. So nothing naman extraordinary, hindi lang nag-file ng counter-affidavit yung lawyer niya para tumuloy-tunoy na sa hukuman. So nasa hukuman na po yung possession, yung importation po yung iniintay natin. Mm-hmm. No bail po yung importation kasi ang penalty nito is life imprisonment. Naku, bigat pala nun. Or death kung ma-restore yung death penalty. Kung sakasakali, mga tol, no, na ma-restore yung death penalty, ang kaso para sa mga drug trafficker, mga ganyan, no, mga tol, bitay pala. If ever, mga kapatid, di sana wala tayong mga drug lord ngayon sa kulungan na nagpapatuloy sa mga business nila at dun mismo ginagawa yung mga pinagbabawal na gamot. Kaso kasi ayaw nila, ayaw nung iba na ituloy yung ano yun, no, yung death penalty dahil ito daw ay against sa ano, human rights, mga kapatid, no? Sabi ni Facebook user, kamusta naman kaya yung human rights din ng mga nabibiktima ng mga sabog sa pinagbabawal? My goodness. Masi Mr. Unity ng mga narco politics, balik ng mga addict. Hindi naman siguro po. Mm-hmm. Di ba tahimik yung kaso ng anak ni Remulla, natabunan ng issue kay Bantag? Hindi naman nga po. Well, tahimik in the sense na hindi siya masyadong nare-report. Mm-hmm. Ito na nga, nire-report ko sa inyo na na-arraign na po siya. So may umusad naman yung kaso. Hindi lang napag-uusapan, no? Hindi lang napag-uusapan, pero tuloy-tuloy naman yung kaso. At tulad nga na sinasabi rito ni Atty. Trixie, nasa hukuman na, mga tol. At kapag ganyan, nasa hukuman na, hindi na rin dapat pang pinag-uusapan. Ayaan natin sila dun. Sabi ni Stanley Bacal, next live issue po sana sa NBI ko. Bakit po inalis at tinanggal si Sir Wilkins? Di ba si Wilkins sa Pidea? Check natin, ha? Yun nga kanina yung nabasa natin sa comment, no? Check natin. O, Pidea siya. Ano kasi siya, hindi siya tinanggal for any reason other than the fact na tapos na yung term, political appointment. Ah! Po kasi siya. Okay, okay mga kapatid, no? To be fair lang mga tol, no? To be fair. Tulad nga kanina nung komento na sinibak daw mga kapatid, no? Siyempre tayo mga kapatid, nagbibigay lang tayo ng reaction and commentary, no? Yung reaction ko kanina, sinibak ba? No, eto naman, sabi pala ni Trixie, Madam Trixie, Attorney Trixie, hindi naman sinibak or any reason, kundi tapos na yung term niya kasi appointee pala siya, appointee, no? Meron ng kapalit, mga tol. Kasi alam naman natin, di ba? Halimbawa, ang president nag-appoint sa'yo, tapos na in term, 'di ba? Tapos na 6 years. No, maghihintay na lang ng panibagong ia-appoint yung bagong president na pumalit at yun din yung papalit doon sa na-appoint nung nakaraang administrasyon. So hindi naman pala sinibak. Tapos na daw kasi. Okay, so malinaw mga tol, no? Malinaw, malinaw naman. The fact na tapos na in term, political appointee po kasi siya. So papalitan na siya. Si Presidente Duterte po ang nag-appoint sa kanya. So papalitan na siya ng choice ng current na president. Yes. Ano yan? Kung terminus ang tawag doon. Oh, at least mga kapatid, malinaw sa ating lahat, no. Hindi tayo lumalagay sa sa bias. Unbiased tayo rito, mga tol. Sabi ni Emily, totoo po ba na yung chief ng PIDEA na nag-aresto sa anak ni SOJ Remulla ay pinalitan na? Opo, pero talaga naman papalitan siya kasi tapos na nga po yung term. Mm-hmm. Dahil nga po siya ay co-terminus with President Duterte. Okay, okay. Malinaw. Malinaw yan mga tol. Sabi ni Facebook user, I'm wondering, ang daming pera ng mga nakakulong, mukhang mas malaki ang kitaan sa loob. Ito ba ang dapat ipamulat sa kabataan na nasa kulungan ang pag-asa para umulat? Hindi ko po nag-gets yung point dito. Hindi ko rin nag-gets yung point. Ito ba ang dapat ipamulat sa kabataan na nasa kulungan? Hindi, mga tol.
Illegal na gawain yun eh, di ba? So ganun din dito sa labas. Kung gusto mong yumaman, sige, gumawa ka ng illegal, pero aanhin mo naman ng kayamanan kung nangangalib ang buhay mo at wala ka namang sapat na ano, kung wala kang peace of mind, mga tol, no? Ang ano diyan, yung tama at mali. Though dito sa mali ay malaki ang kitaan, pero alam mo naman tama, pumatas ka pa rin, di ba? Hindi ko rin na-gets yung point noon, man. Yung nag-comment ah. Ang pag-asa para umunlad, hindi ko po nagigets yung mm-hmm. Bakit ang ibang DDS supporter kay BBM isinisisi ang nangyayari kay Bantag? Unfair yata yun kay BBM. Hindi po ba? Ano yung isinisisi nila kay BBM? Wala naman po yata akong nakikitang umaakit doon other than some of the remarks that he was making. Uh-huh. Tama po, sabi ni Galito, Hervasio, anyari sa kaso ng anak ni Seth Boy, ang daming hash-hash na hanash na hindi tinatanggal dahil sa kaso ng anak. Sabi ni Reynaldo, sa palagay ko, baka setup lang po yan. Actually, marami pong nakakaranas ng kanyang delivery parcel na hindi mo naman in-order at bigla na lang dumadating. Oo, delikado yung mga ganyan. Kung hindi po kayo yung nag-order at wala ko po kayong idea dun sa darating na parcel, wag na wag nyo pong tatanggapin. Tama, tama, mga tol. Sabi ni Ma'am Tina na si Buck yung chief na nanghuli sa anak ni Remulla, hindi po siya fired, co-terminus po siya. Oh. Ang ibig sabihin ng co-terminus, ang termino ng official na yun ay kasabay nung official na nag-appoint sa kanya. Mm-hmm, so ibig sabihin, katulad ng mga cabinet secretaries, so lahat ng cabinet secretaries niya in-appoint ni Presidente Duterte, pagkatapos ng termino ni Presidente Duterte, tapos na rin ang mga termino nila. So ganun din po yung sa PIDEA. Mm-hmm. Pero nung hindi pa po kasi na-appoint yung chief ng PIDEA before, in-appoint noong, well, recently. Pero tama po kayo, nagkaroon ng bagong appointee sa PIDEA after po nahuli yung anak ni Sec. Remulla. We don't know if one is related to the other, ha? Sinasabi lang natin na tama po yung timeline ninyo. Sabi ni Dennis, magandang gabi, eh, sobrang busy na uli. Ask ko lang pala, bakit walang face reveal anak nung ni Sec Boying o ako na lang ang hindi nakakakita. Actually, ang PIDEA, in-announce nila na hindi nila ipapakita talaga yung mukha gawa ng fact na siya po ay akusado pa, ay ano pa lang, at the time suspect pa lang. So dun sa ano, sa kanyang, how do you call this? Dun sa kanyang mugshot, in-erase nila o pinixelate nila yung mukha, blinner nila yung mukha. Pero there was one picture na nirelease ang PIDEA, nakita yung mukha niya. Mm-hmm. I think it was during, I'm not sure kung interrogation yun, pero merong nilabas na isang picture, nakita yung mukha niya. Sabi ni Pitchy, pero attorney, drugs related po yan, tapos DOJ siya, nakakasira sa kanya yan. Much better talaga kung nag-resign na lang talaga siya. Well, I suppose, opinion niyo po yun. Sa akin kasi, tinitingnan ko yung reaction ng presidente. Kasi ang mga cabinet secretaries, they serve at the pleasure of the president. So, pangulo lang ang makakapagsabi kung ito nga ay nakakaapekto sa kanyang trabaho. O nakakaapekto sa trabaho ng gabinete. Mm-hmm. Sabi ni Weng, medyo masakit ang mga salita niya. Sabi niya, kapal ng mukha ni Boying, wala pa rin paki si PPM, step down. Opo. Well, naiintindihan ko naman po yung galit ninyo kasi nga yung confluence of events parang nagkasunod-sunod. Mm-hmm. Yun nga, nahuli yung anak ni Seth Boying. Pero I would like to say na ito, tumutuloy-tuloy naman yung kaso. Yun nga lang, mahina ang coverage, di ba? Hindi masyadong nakikita. Nung sinesearch ko, parang GMA lang ang nakakantuloy-tuloy na nagre-report. I think there was a one or two reports from CNN. Hi kay Ma'am Jocelyn Oyama. Sabi ni Virgil Sanchez, bakit need daw takpan ng mukha pero ang ordinaryong mamamayan na lantaran? Actually, dapat lahat tinatakpan ng mukha. Di ba dapat tinitigil rin yung pagpupresenta ng mga akusado sa media? Dati kasi ginagawa yun eh. At tama kayo, hindi dapat ginagawa talaga yun. Mm-hmm. And kung napupunan ninyo, well, ang tingin ko, very recently wala na po akong nakikita ng mga akusado na pinipresenta sa media. Hindi ko alam dun sa ano, pero yung alam ko yung lantaran, nakita niyo yung supposed gunman yata na dun sa kaso ni laban kay ano, kay General Bantag. Yun mukhang lantaran din yun eh. Pero kung ilang beses nang ginagawa at hindi nagrereklamo yung suspect, then siya dapat yung nagtatanggol sa sarili niya yung mga karapatan eh. At yun na nga mga... So alam na natin mga kapatid, may karapatan pa rin kahit ang akusado kasi
Akusado pa lang naman siya, 'di ba? Hindi pa tawag dito napapatunayan. Sabi nga ganoon sa batas, 'di ba? Hangga't hindi pa napapatunayan sa hukuman ay nananatiling inosente ang inaakusahan, no? So karapatan niya pa rin dahil nga halimbawa naman ay napagbintangan lang pala siya at talaga namang wala siyang kasalanan, no? At napatunayan sa hukuman na wala siyang kasalanan, kaso sirang-sira na siya sa public dahil nga naipresenta na yung mukha niya, no? So, tingnan din natin mga kapatid kasi yung mga ganyang mga bagay, no? So, ito, malinaw naman, no? Ang naging usapan. At syempre, dahil nga nagiinit ang mga mamamayan at nakikita ang simpatsya nila kay General Bantag, ito na. Gustong pag-usapan na ngayon ang kalagayan ng kaso ng anak at bakit daw parang tahimik at hindi masyado na pag-uusapan. At sabi naman ni Attorney Trixie, well, umuusad naman yung kaso, no? Hindi nga lang talaga masyadong naibabalita, di ba? Siguro wala naman din bagong report, no? Wala naman bagong update kasi doon pa lang hindi daw sila nag-file ng counter affidavit kasi gusto nila tumuloy na agad doon sa hukuman. At dahil nga nasa hukuman na yon, wala pang lumalabas na bagong update kaya wala, hindi masyadong nababalita. Unlike dito kay General Bantag at sa kasong to, talagang ang dami na naglalabasan at ito na ngayon na pag-uusapan natin lagi, no, mga tol. Well, kayo mga tol, ano ang masasabi ninyo dito sa videong pinanood natin, no? Comment down below at syempre babasahin natin yan sa susunod nating video. Bago tayo matapos mga kapatid, konting shoutout lang mula rito sa ating mga kaibigan na nag-comment dito sa last video na na-upload natin, no? Yung lumabas ang pagkatigre ng ating presidente dito sa ASEAN, no? Shoutout kay Tess Gonzalez. Mahal naming PBBM, mabuhay po kayo. Pagpalain po kayo lagi ng ating poong may kapal. Alright, shoutout din naman kay Mirazol Mabagyaw. Shoutout din kay Richie Flores. Yan, shoutout sa iyo kapatid. Salamat sa panonood. Shoutout din kay Heidi Pamitan. Yan. Shoutout kay Arlene Hoseni. Yan, salamat din sa panonood. Shoutout kay Mitch Koyoka. Shoutout sa iyo. Salamat sa panonood at sa komento. Shoutout din kay Glenn Seron, kay Nelina Katid, kay Letty Harder at kay Alejandra Javier. Alright mga kapatid, maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli, ako nga po pala si Shobaldi. Peace out.